ang kubol ko doon, parang yung ang kubol ko doon centralized po. Ang opisina ko po ay para ding opisina ng congressman at senador. At kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Para sa mga nakararami, ang mabilanggo ay katapusan na ng katuparan ng iyong ambisyon sa buhay. Maraming nawala ng yaman, kasikatan at pag-asa nang sila'y mabilanggo. Pero iba ang nangyari sa buhay ni Herbert Kulanggo. Teka, Kulanggo nga ba? O Kulangko? Ang apelido ko talaga, Kulanggo. Magkulangko na lang ko kasi lagi magkutinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulanggo. Ani Kulanggo, sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Eh, Kulanggo, sige, Kulanggo naman ako. Bakit lagi kong Kulanggo? Ah, sige, Kulanggo, Chinese na rin ako. Misteryoso ang background ng buhay nito. Sa ngayon ay nasa 40s na ang edad nito. Pinaniniwala ang ipinanganak ito sa Osames City. Laki sa hirap kung kaya't ayon sa kanya, 7 taon pa lang daw siya ay natuto na itong magnakaw para makatulong sa kanyang pamilya. Nang tumungtong sa tamang edad, ay mas lalong lumala ang landas na tinahak ni Herbert Kulanggo. Napasama ito sa mga sindikato at kalaunay. Naging leader ng sarili niyang grupo ng mga notorious na mga magnanakaw. Ang Ampang Robbery Group naging una sa listahan ng mga otoridad noong year 2000 dahil sa mga kaso nitong bank robberies, hanggang sa nagdala ang grupo ni Kulanggo ng pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng Pilipinas, ang RCBC Bank Robbery sa Cabuyao, Laguna noong 2008. 10 ang patay sa pamamagitan ng pagbaril ng malapitan sa mga empleyado at customers ng nasabing bangko. January of 2009, naaresto sa isang checkpoint ng mga kapulisan si Kulanggo sa Barangay Tuminubo, Iligan City. Reclusion perpetua ang hatol kay Kulanggo kung kaya't dinala ito sa maximum security compound sa Muntinlupa. Habang nasa Bilibid, ay naging respetado ito ng mga kapwa bilanggo, naging chairman ng gang ng mga preso at kalaunay nagkaroon ng koneksyon sa mga korap na mga politiko na gumamit sa kanya para makalikom ng limpak-limpak na pera para sa kanilang ambisyon sa politika. Dahil sa panggigipit ng ilang politiko kay Kulanggo para lumikom ng pera sa loob ng Bilibid, ay nag-isip ito ng ilang pamamaraan para matugunan ang kotang ibinibigay sa kanya. Ako ng mga bare income po, 300 boxes po, every event ko po. Ah, okay, hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o cases ng beer. Ang beer in can po. Carton po, box. Ang bili ko po is 700 pesos, binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Anong December 2013, napabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, 40% a month. Minsan 1 hour, 1 day, 2-3 days, balik na yung pera kasi matalo, manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. Maliban sa pagkuha niya ng pera sa mga high-profile inmates na mga incheck na may mga kaso, sa ipinagbabawal na gamot na kanyang nasasakupan ay lumikha pa ito ng iba pang mga diskarte para magkapera. Ilan dito ay ang mga tinatawag niyang negosyo niya sa tilapia. Ito ay ang pagpapapasok ng mga babae sa loob ng Bilibid para pagparausan ng makamundong pagnanasa ng mga high-profile inmates. 1,000 ang ibinabayad ng mga high-profile inmates para makapagparaos lamang sa mga tinatawag ni Kulanggo na mga tilapia. Short time po sa tilapia po ba? Your Honor? Anong tilapia? Babae, model, tilapia ang tawag doon po. Meron din po doon sa loob. Oh, so ano yun, short time na yun? Papasok siya, mga 2 to 3 hours, labas na siya po. Yan ang short time po. May tinatawag din po kami ng stay-in. Overnight, 24 hours. Ganon. Meron po akong kubol doon, may shower, aircon, ang kama. Maliban sa tilapia business ay mayroon din siyang online sabong sa loob mismo ng bilangguan. At may pa-concert pa kung saan siya mismo ang bida rito. Mr. Herbert! Come on!
ang ilang presong may kota rin sa politikong gumagamit sa kanila sa loob ng bilibid ang hindi kinaya ang buwan ng perang ibinibigay sa politiko. Iba naman ang naging kaso ni Herbert Kulanggo. Naging mabango ito sa kanyang pinagsisilbihang politiko, kung kaya't nagbuhay hari si Kulanggo sa loob ng bilangguan. Ang aking kwarto doon ay kung meron po tayong Shangri-La Hotel na kwarto, parang ganun din po. Oh, so yung CR ko po ay talagang pang 5-star hotel. Kasi kahit walang dalaw, ito po, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, sampung model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Sa 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yun. Libre itong nakakapagpasok ng mga kontrabandong gamit sa loob ng kanyang kubol. Unlimited ang gamit nito ng kanyang desktop computer na may internet connection. May sarili itong tagaluto ng kanyang mga pagkain. Guardyado ito ng sarili niyang mga bodyguards na katulad niya ring halang ang mga bituka. Kung ang mga preso sa loob ay nagkukumpulan sa pag-iikib ng tubig na kanilang gagamitin, si Kulanggo naman ay may sariling linya ng tubig sa kanyang kubol. Linggo-linggo kung magkaroon ng konsyerto na ayon naman sa ilang mga opisyal noon ng bilibid na paraan daw ito para mareporma ang mga bilanggo dahil sa nagkakaroon sila ng extracurricular activities. Sa tuwing may konsyerto si Kulanggo, hindi lang nakontento si Kulanggo sa konsyerto, natupad pa niya ang kanyang pangarap na maging isang mga awit, at hindi lang basta-basta mga awit ang kanyang naabot dahil noong September of 2014 ay ginawaran si Kulanggo ng titulo bilang New Male Recording Artist of the Year para sa 6 PMPC Star Awards for Music. Nagdala ng gold and platinum status ang album ni Kulanggo na Kinabukasan, kung saan ay sumikat ang mga kanta niya kagaya ng Paano Yun at Akala Mo Lang Yun under Ivory Records. Ay hindi, yung studio ko po, yan po ang doon po ako nag-rehearsal, doon po ako na recording artist po. Na-award po ako ng PMPC 2014. Katay ko po si Richard Yap po. Matapos manalo sa eleksyon sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte, ay inumpisahan na ang imbestigasyon patungkol sa mga opisyal ng gobyerno na ginagamit ang mga katulad ni Kulanggo na bilanggo para makapangulembat ng pera para matustusan ang kanilang gastusin sa eleksyon. Kung dati ay halos parang Diyos ang turing ni Kulanggo kay DOJ Secretary Leila De Lima, na ayon sa kanya ay siyang nagsisilbing protektor niya sa loob ng bilibid, ngayon naman ay pisang-pisa si De Lima sa mga akusasyon niya laban dito. Nasabi mo kanina na nagbigay ka ng pera, no, sa ating dating Secretary of Justice at sa director ba? Tama? Yes. Paano mo pinapadala sa kanila? Yun po, si Junel Sanchez po ang kumukuha ng 3 million po a month. Doon magkikita sila. Minsan sa DOJ dinadala po sa aking talent manager na si Renante Diaz. At minsan po, yung 1 million sa event ko, sa concert, ay mismo siya din minsan, si Junel Sanchez, ang kumuha ng 1 million po. Mr. Kulanggo, ang sabi nyo, nagbibigay kayo ng 3 million simula pa noong October 2013 kay Secretary Leila De Lima at 1.2 million doon naman sa Director ng Bilibid. Tama po, no? Opo, tama po. Ang tanong ko po, magkano ang total na kinikita nyo mula nung kayo'y nagbibigay ng 4.3 million kay Leila De Lima at sa Director ng Bilibid? Yung kinikita ko po sa pagpautang, 10% a week, 40% a month. At sa mga tilapyang sinasabi ng mga model pinapasok at sa mga bear-in gun, ay hindi ko matansya po, medyo malaki-laki din po. Pero magkano nga, para makita namin kung gano'ng kalaki yung binibigay mo kay Leila De Lima at saka dun sa Director ng Prisons in relation dun sa total kita mo sa loob ng Multimilpa? Tutusin ko po. Tutusin ko pa tapos.
isa sa mga naging basihan ng akusasyon ni Kulanggo para madiin si De Lima at makulong ito. Panandalian man ang naging buhay hari ng selda ni Kulanggo sa Bilibid, pero sigurado namang naging mas maganda ang buhay nito sa loob kumpara sa mga nagdaang mga naging hari ng selda kagaya ni Marcial Perez alias Baby Ama na nagdanas ng hirap sa loob. Nakamtan ni Kulanggo ang rangyan ng buhay niya sa bilangguan nang dahil sa mga kurap na mga politiko na walang pagmamahal sa bayan. Ang importante sa kanila ay makuha ang gusto nila kahit na masira man ang sariling bayan basta't ang importante ay magkapera sila. Ayon sa gobyerno ay walang kapalit ang ginawang testimonya ni Herbert Kulanggo laban sa mga diniin niyang mga opisyalis ng gobyerno. Tuloy ang parusang habang buhay na pagkabilanggo kay Kulanggo sa loob ng Bilibid, bagay na dapat niya lang pagdusahan sa nagawa niyang kasalanan. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.